Diyos marahin na aldo mga sarsuganon. This is Marvin Aris and welcome to my YouTube channel. Mga padaba, sa ngayon, papunta kami ng aking kapatid. Ia-admit namin ang aking mama sa hospital kasi kailangan na talagang operahan yung sugat ng paa ng mama ko, and which is tomorrow yung ano, yung schedule ng operasyon niya. So ngayon mga padaba, ito ang aking mama. Ito mga padaba, ang aking mama, nagwawaganda. Kahapon tinipitan ko yung buhok niya kasi haba-haba. Ito, pagagandahin ko muna siya kasi dadalhin ko siya sa hospital ngayon. Mag-hello ka naman, ma. Hello. Hello lang. Sabihin mo na ano, i-admit ka ngayon sa hospital. Ayan, puro lang hello. Walang ibang binibigay sa amin, mama. Puro hello. Nagbibigay ko ng mama ko na ano daw dadaroon ko sa hospital. Sabi niya, bakit ko rin dadalhin ko sa hospital? Ito, ma, kailangan mo munang magpaganda. Lagyan natin ang buhok mo ng humus. Kasi kailangan maganda ka. Dadali ka sa hospital, ma, kasi nga, di ba bukas yung schedule ng operasyon ng paa mo. Hindi diabetic ka. Ayun, sugat ng paa mo. Mama. Mga padaba, bagong gupito, buhok ng mama ko, ginupitan ko kahapon. Kasi pagdating kong haba na ng buhok niya, maglagyan natin ang humus. Sino ba kaiba ka? Sino raw yung kasama namin? Bibig ko ng mama ko. Siyempre yung kapatid ko, yun raw yung nagmamaasim kong kapatid. Ayan siya. Mga padabs. Ayan, yan ang nag-aalaga sa mama ko kasi nga siya lang ang kasama niya dito sa bahay ko, dito sa Pipo. Tara na. So mga padaba, paalis na kami, na ayos na yung buhok ng mama ko. So papunta na kami ng hospital. Bye-bye na, ma, bye-bye. Bye-bye na, ma. I'm seeing shimmers in this honesty and dreams. A few moments later. Ayan, pinipirmahan niya ni mother yung ano, pagpapa-admit sa kanya sa hospital. Busy-busy si mother dear. Kapatid ko, nagmamaasim. Ayan, ang mama ko mga padaba, eto. Papasok na siya sa loob ng hospital kasi nakompleto ko na yung mga gamot na kailangan para sa operasyon niya. Ito mga padaba. Maya-maya uli mga padaba. Papakita ko sa inyo ang aking mama pag nasa loob na ng emergency room. 2,000 years later. Oh, ayan na nga mga padaba. Na-admit na yung mama ko dito sa Sorsogon Hospital. Tapos, sabi doon kanina sa emergency room, baka mamayang gabi o kaya bukas ang operasyon ng paa ng mama ko. Hello mga padaba, finally nandito uli ako kasi kahapon naputol yung pagbablog ko kasi nga bawal yung pagbivideo kahapon nung nasa emergency room yung mama ko. So finally, naging successful yung operasyon ng mama ko and isang oras lang siya naglagi sa operating room. So far nandito siya ngayon, ito, ayan ang mama ko. Wala pa siyang ano, wala pa siyang malay. Tulog lang siya. Kasi aabutin to ng 8 hours bago magising ang mama ko. Tapos andun yung kapatid ko. Kaming dalawa lang yung nagbabantay sa mama ko kasi yung mga kapatid ko wala dito. Kasi dito sa Bicol, sa Sorsogon, ang natitira dito ang kapatid ko, yun lang yung gusong kapatid ko si Francia. Tapos siya rin yung nag-aalaga sa mama ko. Kaya kaming dalawa lang lagi ang salitan dito sa pagbabantay sa mama ko. Pero kahit papano, medyo nakahinga-hinga na ako ng maayos. Okay na yung pakiramdam ko kasi naging successful yung operation ng mama ko, kanina. Pinasok siya sa operating room, magbandang alas 2, tapos alas 3 ng hapon lumabas siya. So, dyan na muna mga padaba at marami pa akong gagawin. Bibili pa ako ng gamot ng mama ko sa labas. Hello ma, okay ka na ma? Ma, kumusta? Nahihilo ka pa ba?
Wara-wara. Medyo okay na? Okay ka na, ma? Ha? Oo. Okay na. Sige na, mag-hello ka. Hello. Ismile. Kaya, wako. Naka-ismile na, bagong ano yan. Ka-opera lang. After 3, 4, 5. After 3 hours, okay na siya. Ayan na nga, mga padaba. Ito. Pagdarating-dating ko lang, bumili ako ng gamot sa labas. Tapos pagbalik ko, yung mama ko, ito, nagising na siya. Kaya binihisan namin ang kapatid ko. Tapos pinalitan namin ng bedsheet yung kama niya. Tapos, okay na siya, nagising na. So, mamaya naman ulit, mga padaba. So, ito na nga, mga padaba. Pagdarating ko lang, bumili ako ng gamot sa labas. Tapos pagdating ko, nagulat ako kasi yung mama ko, nagising na siya. So, parang ang bilis ng recovery niya pagkalabas ng operating room. Kasi, 3 p.m. siya lumabas, tapos ngayon it's 6:30 p.m. na. So parang 3 hours and 30 minutes tapos nagising ng mama ko at nagkamada niya siya. Nakausap ko, kaso nga lang medyo nahihilo-hilo pa siya ng konti, kaya ayun, sabi ko sa mama ko matulog na muna. So ayun na nga, kahit pa paano, masaya na ako kasi medyo nabawas-bawas na yung iniisip ko kasi okay naman yung naging operasyon ng mama ko. So mga padaba, dito na nagtatapos ang aking vlog at sana after 2 or 3 days makalabas na kami dito sa hospital para makabalik na rin ako ng Manila. Kasi mga padaba, yung pag-uwi ko talaga dito is dahil sa mama ko, kasi talagang ipapagamot ko siya. Kasi yung sugat ng paa ng mama ko, hindi na siya gumagaling kasi nung nasa Manila ako, mahigit isang buwan ko rin siyang pinagamot sa private clinic. Kaso nga lang, nung pangatlong beses nang pina-check up ng kapatid ko, sabi ng doktor doon, kailangan na raw siyang operahan. Kaya, kahit mahirap yung pag-uwi ng probinsya, umuwi ako para mapagamot kaagad ang mama ko. Kasi yung nangyari, pagdating ko dito sa probinsya, pina-home quarantine ako ng 1 week kasi ano siya, negative naman ako nung nagpa-antigen rapid test ako, pero kailangan ko pa rin mag 1 week home quarantine. Kaya nung pagdating ko, wala akong nagawa. Kaya nung Monday, pagkatapos ng ano ko home quarantine, nung Tuesday ko lang siya pina-admit. Tuesday ko lang pina-admit ng mama ko, at ngayong Wednesday, ngayon lang siya na-operahan. So, dito na nagtatapos ang aking vlog, mga padaba, and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye!